have I ever relieved myself in a public pool? Naihi ka na sa pool? Never have I ever attended. I was sick for attention. Never have I ever had a bad date. I think all of us had a bad date. Hello, fellows, and hi, bookworms. It's me, Jessica, the vlogger librarian. And for today's vlog, iba naman yung content natin. Something different and something serious, something formal. Pala yung ibang-iba ito sa mga nabago una nating mga naging vlog dahil ngayon ay magiging guest ko ang aking not-so-most favorite pinsan. Kasi wala ako yung choice, ano? So ngayon, makikilala niyo yung other side ko. Excited na ako gawin na natin itong bagong-bago to. Feeling ko kami pa lang yung gagawa nito. Wala pang gumagawa nito. Wala pa kami palang gagawa nitong Never Have I Ever. Hi guys! So, ayun kasama na natin si Julma. Welcome to my YouTube channel. Taken na po siya. So, sa mga ano dyan, huwag na kayong mag-comment, i-like nyo na lang to at mag-subscribe kayo sa channel. Pag never, ganitong emoticon yung yak, lataas na. Tapos pag I have, ayan, may naka-raise yung mga. 8 semesters later. Wada, kumusta ka naman? Finally, nag-guess na kita. At saka, ito pala yung kwarto niya. So, nandito ako ngayon sa San Mateo Rizal. At kung papansin niyo, medyo maganda-ganda yung mga camera natin. Kasi ano, lahat yan ay sponsored by her. So, ayan. Madam, bago po natin umpisahan yung ano. Siyempre, magbala, ala Bea, ano tayo dito. Di ba si Bea ganun? Ano, nagchika-chika muna. Parang si Angel, tsaka si Bea. Si Angel, kasi matapad. Wala, grabe! Much later. Okay naman ako, guys. So, yun sa naman ang work from home natin. We are in quarantine. Be safe, everyone. Magdala tayo lagi ng alcohol. Speaking of alcohol. Hindi po siya ano ha, hindi po siya frontliner, reminder lang. At saka hindi siya librarian. Sa family namin, parang ako lang ang hindi nag-librarian. Hindi naman. Psychology teacher siya. Very familiar ako sa world of librarians dahil my father, my tita, my cousins are all librarians. Alam ko saan nag-work si Papsi mo? Nag-work ang aking daddy sa World Health Organization. Ay, guys, baka pag nakumakain kami kasi nagmumukbang kami. Girl of Jollibee. Pero nag-sponsor po ito. Ayan. Pero wait lang. I mean, ano yung context mo? Ano yung gusto mo? Anong advocacy ang meron ka? Ang hirap ng tanong mo, ma'am. Ano yung parang mga tanong ko? Wait, ano yung advocacy mo? Bakit mo? Ay, bakit ako nag-vlog? Yes. Ay, gusto ko talaga si Tony at si Bianca, ma'am. Sila talaga yung nag-inspire sa akin na mag-vlog. Very nice yung advocacy niya, guys. Thank you, ma'am. Kaya kanyang kayo mag-vlogs niya. Gusto ko talaga i-promote yung librarianship by means of ito, YouTube channel. Mm-hmm. So, sa tingin man, ako na yung nag-interview. Tingin ko ba? Nakaka-influence ako. Feeling nyo? Later that night. Hoy! Pero yung ngayon, yes, very different nga. Kasi gagawin namin, I never have I ever. Hindi ko pa ito na... Hindi ko alam yung questions niya. So, magugulantang na lang ako. Okay, so let's start na, guys! Without further ado, let's get started! Question number one. Never have I ever traveled by plane. Traveled by plane? Ako, I have. Yeah. I have that din. Ever mo ka napunta ka mo international? Korea. 2 beses na ako nag-Korea. 2 beses na ako nag-US. Davao, Iloilo, Cagayan de Oro, Ilocos. Madam, by plane. By plane? Pwede naman. Huh? Okay. Ako napuntahan ko, ano lang, Cebu, Bohol. Tapos isang trip lang yun. At saka Boracay. Di ba yun yung first Boracay natin? Yun yung first Boracay natin. Nakadalawang beses na din po ako sa Boracay. Ako sa Boracay. Okay, so question number 2. Never have I ever fallen asleep in the cinema. Never.
ako alam to ni Paul. I have na. Madam, alam ko. Never pa. I love watching girl, movies. Girl, yung Avengers. Mom, sinunugod ko siya sa facial mirror. Kasi alas 3 ng umaga. Girl, alam mo, sabi ko, ang sarap pala matulog sa 3 a.m. ng umaga? Oo. Di ba yun yung pinipilahan dati, girl? Mom, alam mo yun, ang ganda pa naman nung sinahan yung ano, parang bed, gano'n. Girl, mga ano, fellows, talagang natulog ako tapos nung patapos na mga last 30 minutes, pag-isip ko, ay, ang ganda, kaya ay, Ma'am, sasulit ko yung sinehan dahil sa pagtulog ko, hindi dahil sa pagnood. Dahil yun na, nakasama-sama lang naman ako noon, hindi naman ako. Never ko pa na-try. Kasi hype ako pag nasa cinema, gusto ko, ayan na siya, ayan na siya. Oh, mahilig siya manood ng ako talaga. Piling-piling. Yeah. Okay, eto. Never have I ever lied on my resume. Kahit na, minsan, yung ina-applyan mo about HR or HR ka. Ako na yung sasagot. Talaga nag-lie ako. Pero minimal lang ako sa age ko. Ay, talaga? Oo. Yun pa naman yung pinaka, ang random naman ng lie mo. Bakit yun pa yung nanan mo? Bakit? Hindi ko alam kasi feeling ko kailangan nila ng medyo matanda-tanda dun. So, ayoko. Huh? Di ba sinungal mo? Yung gagawin mo, yung gagayahin. What? Feeling ko yung never. Never pa ako nag-lie sa resume. Hina-hype, okay. Big tip para HR tip na to para sa inyo. Hindi nyo kailangan mag-lie sa resume nyo. Kailangan nyo lang i-hype up yung sarili nyo pag nasa interview na kayo. Never have I ever fought in public. Ako siguro... Nag-away ako or nag-away kami? Hindi, ikaw yung nang-away. Nang someone. Ah, wait. In general, at jowa kahit na ano, ng strangers. I'm sorry, pero bata pa ako nito. Ako, siguro, I cannot remember. Siguro, never. Ako, yes, I have. Pero that was so long ago. Huwag na natin pangalala. Never have I ever skipped out on a bill. Ah, yung ano? Ako. Ako, yes. Sa akin, pamasahe. Hindi naman yun, di ba? Okay. Sa akin, pero sa akin, literal na bill. Pero binayaran siya ng kasama ko. Bakit? Paano? Korean? Nakalimutan, okay. Alam nyo guys, meron talagang minsan na magiging show nga ka, nakalimutan mo yung wallet mo, tapos order ka, di ba? Tapos pagtingin mo, uy, shucks, wala akong wallet. Ako talaga sa jeep, di ba may gano'n na ubusan ka ng barya? Hindi ko na-experience. Mag 1, 2, 3. Ayun. Ako ang daming beses. Ayun! Grabe! Ang beses. Ito yung ginagalang yung librarian, guys, ha? Ginagalang niya to, ha? Kasi, di ba, ako talaga, ilang beses ko nawalan ng barya kasi nung ako yan, naman 500 na buo, di ba? Nahiya ako, kaya hindi na lang ako magpabayad. Sorry kuya, gano'n ka na lang. Bayad daw dapat, pero ang sinasabi mo, bayad po. Opo. Never have I ever lied to a boss. Ay, naku, hello, ma, may sakit po ako. Uy, sasabihin talaga natin. Ako siguro, bakit marami lahat naman tayo. Nakakabasa ko lang ng article na ang mga millennials and Gen Z, hindi na sila, kung hindi mo ko bibigyan ng work-life balance, aalis ako sa company na to. That's true. Thanks, madam. Seminar pala to. Never have I ever escaped from class. Hello? Hindi lang skip. Absent buong araw. Nandis ko. Grabe. Ako talaga, ako madam promise talaga. Nung high school siguro, oo. Pero nung college, feeling ko never. Oh my! Okay, wait lang. Magkasama kasi kami nung college. Magmula first year hanggang makagraduate. Nasa isang bahay kami. Minsan dalating siya ng bahay, nandun na ako. Kasi hindi ako pumasok. Ito nag-cutting siya o hindi siya pumasok. Pipili ka lang doon. Pipili ka lang doon. Hindi mo na kailangan tanongin. Oo, ganun siya. Ako talaga na yung mga matangin. Oo nga. Kahit 7:30. High conscious kasi ako. 7:30 na makahabulin ko pa yan. Grabe naman yung green conscious. Hindi na ngayon halata. Ano na ako ngayon? Body conscious. Never have I ever ate an entire pizza by myself. Oh, na-try ko na yan. Parang kagawa ko. Maraming salamat sa Angel's Pizza. Napakasarap. Pero ako one time lang. Sobrang stress ko noon. Itong pandemic lang.
Never have I ever got a tattoo. I have ako 4. Na, ah, 4 ba? 4. Meron akong 4 tattoos. So dito, so dito, sa likod. Kasi minsan mga nagpapatato, it symbolizes their parang milestone or achievement. Yung kaya break up, the challenge. So yung mga tattoos ko kasi lahat yan merong story behind. Never have I ever relieved myself in a public pool. Naihi ka na sa pool? Oo naman. Ako din. Sorry sa mga nakasipsip ng mga tugtugtan. Antipolo. Pero bata pa ako nito. Ako kahit ngayon matanda ko ginagawa. Siya. Okay. Never have I ever pretended I was sick for attention. Ay. Paano yan? Ako din. Lahat naman siguro tayo. Dahil na lang may jowa ka. Ay, nako. Pero, I'm immature pa that time. Sige, so... Bakit pa? Kadalasan gumagawa yan, girls. Kasi ano sila, it's not about the attention, it's about ano... Maramdaman mo na... Yung care. Yung care. Iba kasi, lalo na pag clingy ka. Yan, dun ka nalang makakaisip. Bakit kaya ako rin nire-relayan itong hayop na to? Ano na kung ganito yung masakit sa akin? Masakit ng bulsa ko, ganun. Huh? Walang gamot dyan! 15 at to, sa 15 at sa 30 na nabibigyan ng lunas yan! Oo, oh, 14 ka mag-iilap ko. Ang sakit na sa EDM ko, parang ano. Never have I ever deleted a post on social media because I didn't get enough likes. Likes? Hindi pa ba? Hindi pa tapos eh. Sorry. Dito. Ako din. Hindi pa. Never. Never. Pero nagdi-delete ako ng post kasi hindi siya sang-ayon sa aesthetics ng ano. Ako siguro yung kung nagdi-delete man ako may ano, ay hindi ko pala siya pin-i-post. Ay dapat di ko ipopost. Or, dinelete ko siya kasi may nagsabing i-delete ko. Ah, ano ba? Ayoko mag-tag. Pero magalan. Tingin mo ba, sobrang validation sa mga Facebook users na nakakakuha sila, nakakaget sila ng 100 likes. Kaya ang ganda ng topic na yan. Alam mo kasi, depende yan sa paano mo nakikita yung sarili mo, saan mo nakuhugot yung identity mo. If nakukuha mo yung identity mo pagdating sa validation ng ibang tao, mapapagod ka niyan, kaka-please ng ibang tao. Pero, if satisfied ka kung anong meron ka, kahit na zero likes pa yan, it won't matter. Kung inspirational naman yung post mo, kahit na walang nag-like nun, isipin mo na lang maraming nakabasa nun na, alam mo yun. Eto, never have I ever cheated on someone. Ay, sorry. Never. Yo, yeah, ako din. Ay, di naman cheated on, pwede pa. Pero ako, ikaw mismo? Para cheated on, pwede pa. Cheated. Pero yung ako mismo? Oo! Ano eh? Oh, may joke lang. Is this another story? Gusto mo hindi, ba? Sobrang tagal na yan. Never have I ever said an I love you without feeling it. Uy, naman. I have. Ako din. I have. Mm-hmm. I have siguro ako. You I'm can never, sure. Parang na, parang wait lang. Oo, parang yes. Ba? Di ko na maalala eh. Kaya alam nyo guys, ang term na I love you is overrated and underrated at the same time. Parang masyado siyang nagagamit and yet, kapag sinabi mo siya, minsan hindi mo patong kahit sa friends mo. Yeah. Pero yes, so, alam mo yun. Never have I ever had a bad date. I think all of us had a bad date. Minsan worse pa, no? Grabe. Alam mo, ganda. Ganda ka, te. Ganda yan. Worst talaga. Ay, worst mo. Okay. Yung bad, isa sa mga bad dates ko, ano siya, nag-last siya for 2 hours. Pero, long story short, hindi naman ako against sa, you know, female power. So, kung kaya kong bayaran yung
yung pagkain, ako magbabayad, ganyan. Pero kasi, so etiquette yan. So, what made ang dami niyang in-order, ako yung nagbayad. Nakaka-turn off naman yung kuya. Sino ka ba? Siyempre, siya yung nag-initiate na, ito yung kukunin niya, ito yung i-order niya. So, sabi ko, okay, sige. So, ako nag-order. Ano naman ang mukha niyan? Oh, wag na natin pangalan. So, paano mo ba ma-define na bad yon? Hindi ka nag-enjoy, pero feeling niya nag-enjoy siya. Feeling niya, I had a great day with you. Pero ano yun, bad day siya if mutual parehas kami hindi nag-enjoy. Yung hindi na kami nag-usap after. Hindi na kami nagkaroon ng communication after. That for me is a deal breaker. After nun, never again na tayong magkikita. Ako siguro yung bad day ko, yung hindi kami kumain, parang kailangan niya na lang ng yung mararan. Ay? Oo. Saan to? Hindi mo yung kilala, madam. Pero saan siya nangyari? Sa Trinoma. Alam mo yun, kailangan niya lang pala ng kausap. Hindi man lang nakapag-milty-milty. As in, nag-usap lang kami. Saka nag-usap? Doon sa garden. Pero diba, pag niyaya mong girl na magkita kayo, kasi hindi kayo friends, diba? That automatically means na mag-isa-isa. Girl, ginawa akong mamselor. Never have I ever googled your ex's new base. So, yung bagong girlfriend na... Ginugan mo or kani-stalk mo yung, ano, yung bagong jowa ng ex mo. Oh, marami best! Yes. Ang masama po ko daw. Yung nanay ko, paano mo nagawa, girl? Na-add nga as a friend. Oh my gosh, Rosita! What the heck? Most ako talaga, parang hindi ko na lang dinibdib nun. Kasi, alam mo, kwento mo sa akin to. Gosh, ako talaga, na-cancel naman daw. Pero na-accept kasi. Oh my gosh! Mami, minsan-minsan ha, ano, ang galing niyang mag-stalk in fairness. Ako hindi, never, ay yes, na-stalk ko naman. Pero yun yung mga ano, tanggap mo na. Oo. Oh. Happy na siya. Eventually. Pag anong man-search mo yung jowa ng ex mo, anong nararamdaman? Like, ano yung maya-advise mo, na iya-advise mo in your mind dun sa baba? Yung pinaka, ano talaga, genuine, ano ko? I hope you make him happy. Ayun. Ang tawag doon ay forgiveness. Forgiveness. Ako nang sasabi ko, hi, salamat, may mag-aalaga na sa kanya. Grabe! Never have I ever lied in this game. No. Hindi ka nag-lie? Hindi. Genuine lahat. Ako yan. Din. Lahat ko yan. Ako din. Ako rin? Oh, ikaw ah. Hindi, wala. I was honest all the time. So, hopefully, sana may natutunan kayo ako sa kanya. Wala kayo natutunan sa akin. Wala kayo napala. Meron naman. Very informative itong never have I ever na to. Diba? With supporting leaders. Information overload. So, thank you guys for watching this vlog. Please like, share, and subscribe to my channel. See you again. Bye!